Itong linggo na to ay hindi ho natin na mapigilang bigyan ng pansin itong panawagan po ng Nationwide Tigil Pasada. No, muli pong nanawagan ng Tigil Pasada ang grupong manibela sa mga transport groups. At itataon po nila ito sa Lunes kung saan gagawin po ni Presidente BBM ang kanyang State of the Nation Address o SONA. At sa balak po nila, ba, hindi lang isang araw, balak po nilang ituloy-tuloy ito ng 3 araw hanggang Hulyo 26. Gayet po ng presidente ng Manibela, protesta raw po nila ito sa pagbibigay ng mga ruta sa mga LGU at mga kooperatiba. Dahil dyan, isa po sa kanilang demand ay yung pagbibitiw sa pwesto ni na DOTR Secretary Jaime Bautista at ang LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III. Matatandaan po na tumigil pasada na po ang grupong Manibela noong unang linggo ng Marso ngayong taon. Alala niyo po ba? At sa kabila po ng kanilang sinasabing matagumpay daw ang kanilang protesta, wala naman po tayong nakitang malinaw na resulta na nakatulong po sa mga driver at operator ng ginawa po nilang tigil pasada noong Marso. At ngayon, uulitin naman daw po nila ito sa araw ng SONA sa Lunes. Ganun pa rin po ang issue nila, yung 2017 Omnibus Franchising Guidelines na bahagi ng malawak na PUB Modernization Program para palitan ang mga luma at bulok na jeepney ng mga moderno at environment-friendly na sasakyan. Alam nyo, para po umusad ang PUB Modernization, ang mga individual na operator ay dapat pong bumuo ng grupo o sumali sa kooperatiba o korporasyon bago po matapos ang taong 2023. At kung hindi po nila magagawa po yan, bibigay po ng LTFRB ang kanilang prangkisa sa mga rehistradong kooperatiba, korporasyon o maging sa LGU. So ito po, nagbabala po ang LTFRB na babawian po ng mga prangkisa ang mga driver at operator nasasama sa tigil pasada. At sinabi po ng LTFRB chairman na guguluhin lang po ng tigil pasada ang public transport po natin na taliwas naman sa kondisyones ng kanilang mga prangkisang ibinigay sa mga operator. Gaya ng nangyari noong Marso, aba ilang grupo po ang hindi kumbinsido sa balak po ng manibela. Ang NCR Consolidated Entities and National Federation of Transport Cooperative ay nagsabing hindi po sila susuporta sa panawagang tigil pasada. Sila po ang malaking grupo ng mga operator at driver na kasapi na po ng mga kooperatiba o mga korporasyon na nagsusulong po ng modernisasyon po ng jeepney. At suportado po nila ang PUB modernization, lalong-lalo na po yung deadline po ng konsolidasyon sa December 31, 2023. Nagsalita na rin po sila noong Marso. Sabi nga po nila, itong gagawing tigil pasada ay actually anti-poor dahil tanging mga mahihirap ang magdurusa rito. Dahil hindi nila kayang lumiban sa trabaho o kaya sa pagpasok po sa eskwela, sila po ang parurusahan sa tigil pasada na gagawin po nila. Ganun din po yung mga mahirap na driver na umaasa po sa araw-araw na kita para sa pagkain ng mga pamilya nila. Ay kung sila po ay mapipilitang sumama sa tigil pasada, paano po ang pagkain para sa kanilang pamilya? Sinabi pa po ng LTFRB chairman na hindi isasali sa tigil pasada ang tinatawag po nilang Magnificent Seven. Ito po yung pasang Mazda, Alto Dap, Piston, Acto, Peugeot Dap, Stop and Go at L-top. Ito po, pakinggan po natin ang sunod-sunod na ulat mula kay kabandido Chris Lucas tungkol po dito sa nakaambang tigil pasada sa Lunes. Nagpahayag ng kanilang suporta kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilo Guadis III ang ilang grupo mula sa transport sector at nangakong hindi sasali sa nakaambang tigil pasada sa Lunes, July 24, sabay sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Kaobit Martin ng grupong Pasang Mazda, hindi anya solusyon ang tigil pasada kung sakaling may hinaing ang isang sektor. Anya po kami at dito ngayong pito at ang ating mighty one upang ipaalam
sa ating mga mananakay nationwide and in the capital, national capital region, wala pong maiisa sa amin sa tigil pasada nito. And even cooperatives in the national capital region and nationwide will never participate sa tigil pasada na gagawin niya ng mga meta. Paliwanag naman ni Calando Marquez ng Liga ng Transportasyon at Operator ng Pilipinas o LTAP, nagkaisa ang dating Magnificent 7 na ngayon ay Magic 12 upang suportahan ang LTFRB at ang DOTR. Kaya dito mga kasama, pag-usapan natin dito, kami ay nagkaisa sa hanay ng jeepney transport dahil ang sinasabi nito mag-re-strike sa Lunes, 300,000 daw ang kanyang pagpapit-inin. Eh ang jeepney lang po sa kasalukuyang na tumatakbo po ay mahigit lang po si 10,000 sa buong Pilipinas. Sa panig naman ng Stop and Go Coalition na pinamumunuan ni Saldi Pingay, mali ang panawagan ng grupong Manibela na magtigil pasada at ang pagre-resign ni chairman ng LTFRB Chopo Liguades III at DOTR Secretary Jaime Bautista. Ang sinasabi kasi ng grupo, dapat mag-resign si Chairman Guadis at saka si Secretary Bautista. Kaya sila makahanap tigil pasada, kaya gusto nila ipakita ang kanilang pagkukunin nila o pagpapaliwala sa kanilang kakayahan. Pero bakit ang Magic World ay hindi kalaho? Natural, dahil unang-una, ang mga tao ito, Attorney Jovile Gualis is a nice, is a very nice person. At ganoon din si Secretary Bautista. Mula dito sa Quezon City, ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Nananawagan ng grupo ng mga transport cooperative sa bansa na suportahan ng PUB Modernization Program ng pamahalaan upang mas mapaunlad pa ang transport system sa bansa. Ayon kay Freddy Hernandez ng NCR Consolidated Entities, kung kukwentahin lamang ng tama, makikita na kayang bayaran ang isang modern minibus kung ito ay dadaan sa isang kooperatiba. Ang panawagan na po namin sa kasama natin, siguro baka nalalabuan po yung ibang grupo, yung isang grupo yan na nagpahayag ng kanyang tigil pasada dahil daw po yung ating modernization na ginagawa eh talagang anti-mayroon daw, antay po. Meron po ako dala dito manifesto na magpapatunay na yung pong ating mga sasakyan na mga kinukuha eh 2.5 na kaya namin, napabayaran namin. Andito po, meron po ang motivation, mamaya ibibigay ko sa inyo lahat para po makita nyo kung gano'n lang po mababa yung ating mga sasakyan, kung paano lang po babayaran. Kaya lang po nila hindi tayo bayaran, hindi po nila kinukumpir, kasi dito ang gusto nila mangyari, yung sasakyan na kukunin po nila ay pansarili nilang hanap buhay. Hindi po ipagkakaloob ng bangko ang ating sasakyan kung sa individual po mapupunta. Talagang hindi po kayang bayaran kung individual po mag-operate. Kailangan po underfit, under consolidation. Yan po ang unang hakbang ng ating modernization, consolidation. Bakit po nila hindi kaya gawin? Siguro po wala silang i-consolidate. Tama. Ayon naman kay Chairman Andy Ortega ng Office of the Transportation Cooperative, buo ang suporta ng pamahalaan sa mga consolidated transport group o mga kooperatiba. Subalit tiniyak na hindi naman kakalimutan ang mga tsuper at mga operator na namagpahanggang sa ngayon na hindi pa rin lubos na maunawaan ang PUB Modernization Program ng pamahalaan. Kayo po ang pinakamalaking parte ng programa ng government, which is the modernization of transportation. Kayo po ang bida dito dahil kayo po ang magdadala, magkakarga ng programang ito with the assurance na ang government po will fully support, will fully help, because itong programa po ng modernization, we are one. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Nananawagan silang Transportation and Franchising Regulatory Board Chairman Attorney Teofilo Guadis III sa mga driver na nagbabanta ng tigil pasada sa Lunes, July 24, na pag-usapan sa harap ng mesa ang mga problema at hindi sa kalsada. Matatanda ang isang linggo ay nag-anunsyo ang grupong Manibela na sila ay magsasagawa ng protesta sa anyo ng tigil pasada upang tutulan ang modernization project ng pamahalaan.
Ayon kay Guadis, mali ang idea na kapag sinabing jeepney face out, ay otomatiko at literal na tatanggalin sa kalsada mga tradisyonal na jeepney. So, ano po ay nanawagan sa ating mga kapatid sa transportasyon? Kung saan na po ang bumalik sa negotiating table? Kung gusto pa na dito, wala na hindi na po buka sa kapatid sa ibisa. Ang pahayag ay ginawa ni Guadi sa pulong balitaan na inorganisa ng mga transport group sa Quezon City. Ang kalipunan ng mga driver at operator na ito ay tinawag ng Magic 12 na binubuo ng 12 grupo mula sa hanay ng mga jeepney, bus, taxi, UB Express, trucking at iba pa. Mula rito sa Quezon City ako, si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Para hindi maperwisyo ang mga pasahero, inaasahan po natin yung full operation po ng EDSA busway, di ba? Yung LRT1, yung LRT2, MRT3, pati na rin po yung PNR para po makapaghatid ng mga pasahero sa loob at labas ng Metro Manila. At umaasa rin po tayo na maghahanda po ang MMDA, ang PNP at ang mga LGU na maglabas po sila ng libreng sakay para pagsilbihan po yung mga pasaherong maiipit ng tigil pasada. Sa pagkakataong ito, naisip natin, maganda sanang maasahan dito yung motorcycle taxi, di ba? Para punuan po yung kakulungan ng masasakyan sa araw po ng tigil pasada. At kung hindi po tayo nagkakamali, ang listahan po ng kasapi sa pilot testing ng motorcycle taxi ay umabot na yata sa 60,000. Alam niyo, sa kasamaan palad, hanggang ngayon po, wala pa po yung nababalangkas na batas galing po sa komite ni Senator Grace po para gawin pong legal ang operasyon ng motorcycle taxi. Hanggang ngayon, pilot testing pa rin po ang ginagawa po nila. Napakarami pong mga motorcycle riders ang nag-aabang po para na po makasali po sila sa formal na motorcycle taxi program. So, Senator po, baka naman, aba, ito na po yung magandang pagkakataon para bilisan po natin at ipakita po ang ating hinanakit para po sa ating mga kababayan at bilisan na po ang paggawa ng batas para gawing legal po ang motorcycle taxi. Mainit talaga ang Manibela sa issue po ng konsolidasyon. Ang konsolidasyon po ay isa sa mga 10 component ng PUB Modernization Program kung saan isinusulong yung pagbuo po ng mga kooperatiba, kumpanya na mamamahala po ng mga pampasayarong sasakyan sa isang ruta. Ititigil na po sa ilalim po ng PUB modernization ang pagbibigay po ng prangkisa sa mga individual na operator. Majority ng mga driver at operator ay sumama na po sa konsolidasyon. Noong ang Marso, nung tayo po ay nagmumonitor, iniulat po ng LTFRB na 60% na po ang kasama sa konsolidasyon. Noong Marso po yun, sumalamang po ay umusad na po yan at dumami pa. Sa katunayan, karamihan po sa probinsya ay halos 100% na at dito na lamang po sa Metro Manila natitira yung mga ayaw sumama sa konsolidasyon. Meron lamang po sila hanggang December 31, 2023 sa katapusan po ng taon para sumama po sa konsolidasyon ang mga operator at driver regardless kung moderno o traditional ang kanilang jeepney. Ibang usapan po yung pananatili sa kalsada ng mga traditional jeepney. May kinalaman po yan sa tinatawag po nating roadworthiness ng sasakyan. Ito po ay kung ligtas pa pong gamitin sa kalsada at hindi nagbubuga ng polusyon. Pakinggan po natin itong isang paliwanag mula po sa Sama-sama sa Arangkada, ang official Facebook page po ng PUB Modernization Program. Nangangahulugan ba na hindi na tayo makapasada kapag dumating na ang deadline ng industry consolidation? Bago natin sagutin yan, mahalagang maunawaan muna natin kung ano ang pagbuo ng kooperatiba o korporasyon ng mga driver at operator. Halika, linawin natin! Ang industry consolidation ay isa sa mga component ng Public Utility Vehicle Modernization Program na naglalayong pagsamasamahin ang mga PUV operator sa isang consolidated transport service entity upang higit na mapalakas ang ating teknikal at pinansyal na kakayahan sa pagpapatakbo ng operasyon ng pampublikong sasakyan. Sa ilalim nito,
Pinagsasama-sama rin ang Certificate of Public Convenience at Provisional Authority o mas kilala bilang prangkisa sa ilalim ng pangalan ng ating kooperatiba o korporasyon. Pero bakit nga ba kailangan pang umanib sa kooperatiba o korporasyon? Sa pamamagitan nito, ang mga driver at operator ay magiging miyembro o empleyado ng isang legal entity na mayroong pantay-pantay na benepisyo at karapatan bilang kasama o co-owner ng kooperatiba o korporasyon. Sa madaling salita, magkakatuwang ang bawat miyembro o kasama sa pagbuo ng kapital, pagmimintina at pagsigurong maayos ang takbo ng kanilang korporasyon at kooperatiba. Bilang isang consolidated entity, magkakasama din tayong makakatanggap ng mga benepisyo at insentibong makukuha natin sa ilalim ng programa tulad ng fixed salary, mandatory government benefits tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Idagdag pa dito ang mga insentibo at dibidendong maaaring makuha bilang co-owner ng korporasyon o kooperatiba. Sa padating na deadline ng industry consolidation, hindi nangangahulugan na mawawala na tayo ng trabaho o matitigil na tayo sa pagpasada. Ang inilabas na Memorandum Circular 2023-013 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kamakailan na nagbibigay ng deadline sa industry consolidation ay para lamang sa pagsasama-sama ng mga individual na driver at operator at pagbuo nila o pagsali sa existing transport service entity. Hindi ito nangangahulugan na tatanggalin na ang lahat ng traditional jeepneys sa kalsada. Ito ang verified na kaalaman tungkol sa PUV Modernization Program hatid sa inyo ng Drive Verified. Arangkadang may alam! Meron na pong 1,721 na transport service cooperative sa Pilipinas at binubuo po yan ng 262,127 operators, drivers at new players na na-accredit sa iba't ibang parte po ng bansa. At inaasahan pong madadagdagan ba po ang bilang na yan pagkatapos po ng ginawang accreditation meeting para po sa mga naghihintay na kooperatiba noong Hulyo at 13 ng Office of Transport Cooperative ng Pilipinas. I-monitor po natin kung ano na po ang huling talaan po diyan. Bakit mabuti ang PUV modernization? Napakarami na pong paliwanag mula po sa mga ahensya ng pamahalaan hinggil po sa programang ito. Ako mismo naliwanagan ng mapakinggan po natin ang paliwanag ng dating chairman po ng LTFRB, si Martin Delgra, noong nakasama po namin siya sa isang forum noong 2017 pa. Pero ang pinaka-convincing na paliwanag ay yung mga kwentong mula mismo sa mga miyembro ng Transport Service Cooperative na direktang nakakaranas po ng pagbabago ng sistema. Gaya po ng grupo nitong sila ka Freddy Hernandez dito po sa Taguig na madalas po nating makakwentuhan. Eh ngayon linggo po ito, pakinggan po natin ang paliwanag naman po galing kay Siriaco Pastrana Jr. Siya po ang dating chairman po ng Pandakan Transport Service Cooperative at isa po siyang dating traditional PUJ operator tungkol po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasama rito sa kanyang kwento o sa mga interview ay mula po sa mga miyembro ng Pandakan Transport Service Cooperative. Ganon din po yung mga pasahero na lubos na natutuwa sa pagbabagong dala po ng mga modernong sasakyan dyan po sa Pandakan. Ito po, pakinggan po natin. Maraming na may nagre-react, mayroong hindi maniwala, mayroong may natutuwa naman. Sabi nila, pag nandiyan na, saka tayo maniwala. Ako po si Inoong Siriaco Pastrana Jr.
dating chairman po ng Pandangan Transport Service Cooperative. Sa akin, sapat ko bilang chairman ng panahon yun, natutuwa ko. Dahil yung pangarap namin magiging bago, eh, matutuloy na. Dahil akala namin pa nung pangarap lang. Ayun pala, magiging totoo. Yun ang nakahaka, no? Nawala pa naman. Kaya nung nalaman namin na magkakamayroon, tuntua, nasabi ko sa mga membro, natutuwa naman sila. Napakalaking pagbabago. Bakit bilang ako operator, wala kang intindihin eh. Puro bago na eh. Wala kang problema dahil nung panahon nga namin nung luman jeep, problema yung pollution, DNR, problema ng LTO, problema MMDA, maraming ano sa kadali sa usok. Lahat naman napapansin yung usok eh. Dahil kahit yan nasabi nga napaganda ng body, pero ang makina niyan, sinauna pa rin, mga lumang modelo pa rin. Kahit anong gawin yan, mausok pa rin yan. Kaya bilang ako, bilang siya, Latin chairman, natuwa nga ako nung makita ko yung mga jeep na bago. Ako si Edmundo Cadavona, chairman ng Pandangan Transport Service and Multi-Purpose Cooperative. Nag-apply kami ng loan sa DBP for our 30 units na jeep. Tapos, thanks God naman, inaproban ng DBP. Kaya ngayon, meron kaming 30 units na bagong jeepneys. 30 piraso, napaganda eh. At mismo taga-Pandangan, natuwa sa amin. Hindi rin sila maniwala eh. Nung makita ng December 2019, totoo nga, ang Pandangan ay may mga bagong jeep sa Pandangan Transport. Ang mga naitutulong na ng jeep na ito sa aming mga senior citizen ay yung hindi na kami nahirapan umakyat at kumbinyente kami sa loob. Ang paborito ko sa bagong jeep na ito ay yung hindi na ako magbibigay ng cash at itatap na lang. Ang nagustuhan ko sa mga bagong modernong jeep ngayon, maluwag at nakapasok ko na school ng ligtas at maayos. Ang una reaction ko sa pagsakay nitong bagong jeep, malinis at higit sa lahat. Sulit dahil malamig sa loob. Hindi ako makagamba na makakagat ako pagdating sa trabaho. Yung mga lumang jeep na yan, medyo mahababang oras nila dahil 15 to 17 hours tumatakbo pa sila sa kalsada. Madaling araw hanggang gabi nandiyan pa sila. Actually ngayon yan, ang work hours ng mga drivers namin is 9 hours, 1 hour break time. Tapos kung dalawang drivers po ang naka-assign sa isang unit. Ito ngayon ay yung mga lumang jeep, boundary system yan. Boundary system kung magkano boundary yung driver, yung matira sa kanila, yun na para sa iuwi nila sa pamilya. Pero dito talaga, naka-fix na ito sa mga bagong units. Pwedeng madagdagan yung minimum nila dahil may overtime pa sila, mga 2 to 3 hours. Kami ng mga 14 hours, 15 kada araw. Ako po si Renato Sibalios, membro po ng Pandangan Transport and Multi-Purpose Cooperative. Kung ikumpara ngayon, mas maganda ngayon kaysa sa dati kasi mainit, tapos yung ang jeep mausok, tapos pag nasira, kami nagsusolder, tapos may mga bangga, ganun. Yun ba? Mas maganda kasi dati, ako naghuhulog ng sarilong is-is. Tapos dito sa bago ngayong modernization, libre na is-is namin. Nasa 2,000 pa mahigit. Is-is, PhilHealth, tsaka Pag-ibig. Mas maganda. Wala na akong iniintindi. Yung sweldo ko at saka yung kabahagi ko rito, naka-intact na, hindi na nabawasan. Wala na akong maintenance, wala na akong ibang hulugin. Nagrahe ako alas 7, tapos yung driver ko umabot ng alas 12, alauna. Minsan tatawag ng alanganing oras, mag-iisip na ako niyan. Ano kaya yun, nabangga o ganun ba? Hindi ka makatulog ng maayos. Kasi pag may tumawag na ano, sigurado emergency. Kung hindi nasira, naka-aksidente. Kaya ganun, medyo lagi kang kinakabahan. Gastos na naman pagka ganun. Lamang pa nga yung driver kasi pag nasira, kumita na siya eh. Eh ako gagastos pa eh. Ay sagot na ho ng ano, ng kooperatiba. Hindi na, wala na akong ano doon. Yung maintenance, sila na ho ang nag-produce na. Sila na ano papagawa. Pag nasira naman po,
pasok na kaagad sa bahay namin. Meron kaming pagawaan dito. Meron kaming nagmi-maintenance. Sila na po ang bahala doon. Hindi na ako nag-aagawa. Sila na po. Hindi lang sa kagandahan ng ano, sa ano din, sa pollution din. Kasi yung lumang jeep, eh, talagang mausok na. Nakatulong pa sila sa ano natin. Sa, ano ba tawag nun, kapaligiran. Mensahe ko lang sa mga operators o kaya different cooperatives na hindi nagdadalawang isip pa kung sasabi sa PUBMP na to, kailangan yakapin na natin to dahil napakagandang programa ng gobyerno ito. Mabibigyan natin na magandang buhay yung mga ating drivers at saka mga operators natin. Ang mga drivers natin ay naisweldoan na sila. Maraming benefits matatanggap. May PhilHealth, SSS, Pag-ibig at saka ano pa. Mga operators naman natin, dati nagme-maintain sa makanyang sasakyan, ngayon kahit nakaupo lang sa bahay, mayroon silang dumarating na insentibo sa mga units nila. Sa amin, dito sa Pandakan Transport, binibigyan namin ng operators ng every 15 and 38 of the month. Yun lang po mga kasama. Kaya kailangan, yakapin na natin ito at magandang programa na ating gobyerno.